Ayan, good morning po. Kung maalala nyo nung karaan, nagpapagawa tayo ng ating bagong breeder house kasi yung dati nating kulungan, naabot ng tubig pag grabe talaga ang ulan. So baka magkasakit yung ating mga manok pag hindi natin sila ginawa ng paraan. Ang remedyo, kailangan natin silang i-relocate dun sa lugar na kung saan mataas na hindi sila abutin ng tubig pag grabe ang ulan. At makaraan niya ang ilang araw, ito na siya sa likod ko, fully furnished na siya. Pakita ko muna sa inyo from the beginning kung paano namin siya ginawa. Siyempre, kailangan natin munang alisin yung dati nating breeding pens. Kasi marami pa tayo dito mga gamit na pwede pang pandagdag sa mga materialis natin. At nakikita nyo nga, pati bumong nito ay sirang-sira na. Sa ipapalit na talaga. Dito pala tayo gagawa ng bago nating breeder house. Maganda ang lugar at mas mataas kumpara sa naunang tinayuan. Matapos nga natin magsukat kanina na itayo na din natin kaagad yung mga pamuste hanggang sa pati na rin yung mga pamakuan ng divisions nito. Hindi na masyado makikahoy yung pens natin kasi gagamit tayo ng corrugated GA sheets sa babang parte nito, kaya mas matibay na din. Makaraan ng ilang oras, ito na siya. Medyo nakikita na din natin yung forma paunti-unti. Kumpus pala ito ng 4 na sections. Kaya possible na kaya nito maglaman ng 20 hanggang 25 na breeders. Ayan sa harap yung available na lang na bamboo strips para hindi na tayo gumastos pa kasi marami naman tayo ditong available na galing pa dun sa lumang kulungan kaya hindi na tayo bibili pa sa labas. Ayan na ikabit na din natin yung divisionero. Siya nga pala, kung mapapansin ninyo yung chicken screen, nauna na natin ikabit prior dun sa mga GI sheets. Ayan nga, nakapagbubong na din, sunod na yung dumping. Inabot ang 3 kubiko ng lupa ang beddings nito para mas elevated pa dun sa pinaka-flooring sa labas. Ayan, kaya mas mataas. Naikabit na din yung mga paminto, mga ilaw, pati na din yung trapal sa likod na siyang pantabing pag malamig ang panahon. At ito na nga yung pinaka-output ng ating kulungan. After ilang days, fully furnished na. Nailipat na din natin yung mga manok sa loob nito. Yan pong aking tamad na parabahog. Hindi mo sipa. Ang tamad na parabahog ng aking mga manok. Yan ang mga diskarte. Tata, ito nilipat ko. Rhode Island Red Breeders. Anong pampapainom mo? Very good ka talaga. Yan po ang aking Buff Brahma na breeders naman. Tapos na silang maglugon. Kaya ready na naman ito by January para pag-produce na naman tayo yung mga panibagong season nila. Sa kabila, hindi ko pala nababahugan yung aking mga Rhode Island Red Chicks. Ayan. At ito nga pala, yung ating mga vitamins na ginagamit natin upang ma-maintain ang kalusugan ng ating mga alaga. Andyan ang Egg 1000, Vitamin Pro, at andyan ang Primoxil para sa mas malusog na ating mga alaga. So ang tanong, magkano nga ba ang nagastos namin dito sa aming pinagawang bagong kulungan? Ipopost ko po dito sa ating screen para makita ninyo yung breakdown ng aming mga materials at iba pang expenses na ginastos namin dito sa aming bagong gawang kulungan. Dito sa breakdown ng costing, andito yung mga nagastos natin, kung ilang quantity yung mga binili natin, mga materials at kung magkano ang presyo dito sa atin. So ang total costing po natin ay 14,326 pesos. So ayan po ang total na nagastos natin sa pagpapagawa ng kulungan. Pero magbabari pa rin po ang costing itong materials, depende pa rin po sa location ninyo kung saan po kayo magpapagawa. Kung nasa probinsya, mas mura. Kung nasa city naman, ay syempre mas mataas ng konti. So depende po sa location natin kung magkano ang magagastos natin pag nagpagawa po tayo ng ganitong breeder's house. At yun lang mga kabakyards, at maraming salamat sa patuloy ninyong panonood ng aking video dito sa aming FB page.
Sana'y nakatulong sa inyong lahat para magkaroon kayo ng idea pag magpapagawa kayo ng sarili ninyong breeding pens. Yun lang, ingat po tayong lahat. Salamat po.